Mula sa tanggapang pansangay ng SDO Cabanatuan City sa pamamahala ni Superintendent Teresa Mababa at tanggapan ng media, sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlungsod at ng CAB-TV, muling sumasahimpapawid sa kanyang 10th year ang DepEd Hour. DepEd Hour, 10 taon nang naghatid ng balitaan, turuan at talakayan. DepEd Hour, tampukan ng mga napapanahong pangyayari sa mga paaralan mula sa sangay ng kabanatuan. DepEd Hour, matuto ng aralin sa iba't ibang asignatura at kasaysayan. DepEd Hour, makibahagi sa talakayan ng mga makabuluhang usapin tungkol sa edukasyon. At narito ang mga tagapagpadaloy ng programang ito. Magandang gabi po sa ating mga tagapinig at manood. Unang Miyerkules po tayo, Abril 7, kaya't muling nagbabalik ang DepEd Hour upang maghatid ng mga huling pangyayari at kaganapan mula sa iba't ibang paaralan sa sangay ng kabanatuan. Ako po si Samuel Padre. At ako naman si Eloise Joy Domingo Cruz. Makakasama ninyo ngayong gabi sa balitaan at turuan kaugnay sa mga napapanahong usapin sa sangay ng lungsod ng kabanatuan. Sa ating teleturuan ay matutunghayan natin ang 3 sets ng instructional videos na kasama sa mga naka-upload sa ating DepEd TV Media Bureau online channel bilang pantulong sa mga aralin ngayong bagong normal. Magtatampo po tayo ng 2 video lessons sa English, 2 sa science at 2 sa mathematics bilang supplementary learning materials ng ating mga guro sa modular, blended, distance at online learning ng ating mag-aaral sa sangay ng kabanatuan. At upang maitampok na natin ang ating mga piling instructional videos, narito na po ang hanay ng mga balita. Iba't ibang gawain tampok sa National Women's Month celebration sa Mayapyap Elementary School. Pagpapahiram ng mga libro sa mga batang Pulilians na mula sa Library Hub at Grolier, umarangkada na. Repair at school improvements sa Dalampang Elementary School, sinimula na. Online benchmarking sa ESPM ng Aka Elementary School, halos 300 ang nagparehistro. Mga guro ng Aka Elementary School nag-aral sa paggamit ng fire extinguisher. Tagamasid Pansangay ng District 10, nagbahagi ng kaalaman sa pagpapaunlad ng paaralan. 120 cellphones ibinahagi sa mga mag-aaral ng Kabanatuan East Central School. Career Guidance Orientation, inorganisa sa Bakod Bayan Integrated School. Bagong covered court, sinisimula na sa MRMNHS. At sa detalye ng mga balita, sa huling linggo ng Fire Prevention Month ay nag-aral sa paggamit ng fire extinguisher ang mga guro at iba pang kawani ng Aka Elementary School. Partikular na itinuro sa mga kawani ang code na pass o pull, aim, squeeze, and sweep sa pagpatay ng nag-uumpisang sunog. Ayon sa isang kalahok na guro na si Janine Fernando, lubhang mahalagang matutuhan maging ng mga guro ang paggamit ng fire extinguisher upang makaiwas sa mas malala pang dulot ng sunog. Lubhang mahalaga po para sa ating mga guro ang matutuhan ang tamang paraan ng paggamit ng fire extinguisher. Kaya kaugnay po ng ating Fire Prevention Month, sineselebrate ngayong Marso. Kami po sa paaralang elementary ng Aka ay nabigyan ng pagkakataon para matutuhan ang tamang paggamit ng fire extinguisher. Tandaan lamang po natin ang step na pass. Ito po yung pull the pin, aim, squeeze, and sweep side to side. Pinangunahan ng kasalukuyang punong guro ng Aka Elementary School na si Alan David Valdez at School BRRM Coordinator na si Jeffrey Nicolas ang naturang gawain. Matatandaang nakompleto na ng Aka Elementary School ang sapat na bilang ng fire extinguisher sa paaralan, kaya't sinunod na ng pagsasanay ng paggamit ng mga ito.
Ang ulat na ito ay mula kay DepEd Media Bureau member Alan Levin Valdez. Sa usaping pagpapaunlad naman, malaking bahagi ng tagumpay ng isang paaralan ay ang mahusay na pamumuno ng punong guro. At ang tagumpay ng punong guro ay dahil sa mahusay na pamamatlubay ng ina ng sangay ng bawat distrito. Maraming pagkakataon na ang ina ng Distrito 10 na si Ginang Mopel Panahon ay nagbigay at nagbahagi ng kanyang kaalaman upang lalo pang mapabuti ang paaralang Kanor. Hindi lamang sa usaping pampaaralan, ganun din sa tulong at pag-alalay sa mga bagong kaguruan. Para sa mga bagong guro na sina Mary Jean Viterbo, Noreen Dexter, Hinogin at Jonah Santiago, malaking bahagi sa kanilang pagtuturo ang pagbibigay inspirasyon sa kanila ni Ginang Panahon sa pamamagitan ng pagbibigay ng words of wisdom at pagbibigay ng technical assistance para sa kanilang Teacher Induction Program o TIP, kung saan ay isinagawa ang initial evaluation ukol dito noong Marso 23 ng kasalukuyang taon. Kasama rin minonitor noong Marso 11 ang 201 files at PRC license ng bawat guro, kung saan ito ay dapat laging updated dahil ito ay lisensya at nagpapatnubay na legal ang pagtuturo ng mga guro. Binisita rin ni Ginang Panahon kasama si Chief Education Supervisor Priscilla Sanchez ang kasiguruhang laging handa ang mga guro para sa pagbibigay ng modules para sa Quarter 3. Ang mga monitoring na ito ay lubos na ipinagpapasalamat ni Head Teacher 3 Lorena San Diego dahil sa mga kaalamang ibinahagi ni Panahon upang lalo pang mapagbuti at mapaghusay ang kanyang pamumuno. Naitala ang ulat na ito ni Mary Jean Viterbo ng Kanor Elementary School. Sa usaping donasyon naman, namahagi ng 120 cellphones ang pamunuan ng paaralang sentral ng Silangang Kabanatuan sa mga piling mag-aaral na nasa Modular Distance Learning Modality mula kindergarten, baitang isa hanggang baitang anim at sa mga mag-aaral ng learner with special educational needs noong Marso 26 at 29 batay sa inilunsad ng Project Reach, Cellphone Mo, Edukasyon Ko ng CDCS. Layunin ng naturang proyektong ito na matulungan ang mga guro na mas madaling makausap at magkaroon ng komunikasyon sa mga magulang at mag-aaral na nasa modular learning bilang pagtalima sa DepEd Order No. 12 Series of 2021. Pinangunahan ni Dr. Roda Mangulabnan, punong guro 4, katuwang ang gurong tagapag-ugnay sa Brigada Eskwela na si Marinier Galiano ang pagsasagawa ng Project Reach. Nagsimula ang proyekto sa pagkakaroon ng survey sa bawat baitang sa pangunguna ng mga grade leader upang malaman ang hinaharap o kinakaharap na sunirani ng bawat modality na isinasagawa sa paaralan. Sa tulong ng mga magulang at iba pang stakeholders ng paaralan, ay natugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Sinuportahan din ito ng mga opisyal ng Supreme Pupil Government sa pamumuno ni SPG Mayor Harvins Louis Pineda sa patnubay ng gurong tagapayo Mayra Gabinay, pamunuan ng mga magulang na pinangungunahan ng kanilang pangulo na si Lolita Gonzalez, pamunuan ng samahan ng mga guro ng CECS sa pamumuno ni Eliza Iran, lokal na opisyal ng gobyerno at mga pribadong kumpanya. Sa kabuuan ay nakalap o nakakalap ang Project Reach ng CECS ng 120 cellphones at 18 printer mula sa mga modular learning at 2 routers at 2 switch hub para sa mga online class at online kumustahan. Ipinamahagi ang mga ito sa gym ng paaralan alinsunod sa protocol na ibinigay ng Interagency Task Force. Ang nasabing proyekto ang kauna-unahang inisyatibo ng Brigada Eskwela ng Paaralan sa taong 2021 sa panahon ng pandemya na kung saan nakakitaan ng bayanihan at pagtutulungan ng mga guro, magulang at iba pang stakeholders upang maisulong ang edukasyon para sa bata, para sa bayan. Naitala ang ulat na ito ni Marinier Galiano ng Kabanatuan East Central School. At sa usaping best practices, dinagsa ng halos 300 registrants ang ikalawang sesyon ng online benchmarking ng Aka Elementary School noong nakaraang linggo upang mapuunlakan ang mga dumalo sa ESBM on bench dahil 100 lamang ang pwede sa Google Meet, naisip ng pamunuan ng paaralan na mag-livestream at ang mga hindi nakapasok sa Google Meet ay pwedeng manood sa live streaming sa Facebook page ng Aka Elementary School. Tinalakay sa ikalawang sesyon ang ESBM na ibinahagi ni Master Teacher 1 Luani Juan at punong guro ng paaralan na si Bingong Alan David Valdez.
Naibahagi ang pamamaraang ginagawa ng paaralang AKA sa ESBM sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga katanungan ni Ginoong Valdez at sa pagbibigay din ng mga kasagutan ni Ginang Juan na idinaan sa pag-uusap na parang nagkwekwentuhan lamang. Layunin ng on-bench na maibahagi sa iba pang paaralan ang pamamaraan na ginagawa ng AKA Elementary School sa ESBM. Ang balitang ito ay inihatid ni DepEd Media Bureau member Duwani Juan ng AKA Elementary School. At so great naman ng career pathing, nagsagawa ng career guidance orientation ng pamunuan ng Bacod Bayan Integrated School para sa taong panuruan 2020-2021. Ang nasabing orientation ay nilabukan ng mga magulang at mag-aaral sa 10 bayta, Assistant Principal Zelma Teodoro, Guidance Coordinator Marjorie Correa at Gurong Tagapayo, Bert David sa pangunguna ng punong guro ng paaralan na si Artemio Dionisio. Layunin ng gawain na magabayan ang mga mag-aaral sa pag-alam ng karera na nais nilang tahakin sa mga susunod na taon at matulungan ang mga ito na magdesisyon ng tama ayon sa kanilang kagustuhan at abilidad. Ninais ng pamunuan ng BBIS na may isang katuparan ng aktibidad sa pamamagitan ng online platform bilang pag-iingat at pagsunod sa protocols. Nagpahayag ng mensahe si Dionisio at Teodoro upang magbigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral, gayon din sa mga magulang sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Sinundan nito ng pagbibigay ni Correa ng gabay at pagpapakilala ng mga karera na maaaring piliin ng mga mag-aaral. Ayon sa kanya, naging mabunga at makabulungan ang orientation sapagkat nakita nila ang aktibong partisipasyon ng mga magulang pati na rin ng mga mag-aaral at kapansin-pansin ang determinasyon ng mga ito na malaman at maintindihan ang daan na nais nilang tahakin. Hatid sa atin ang balitang ito ni Jessica Maril Gala ng Bacod Bayan Integrated School. Sa iba pang mga pangyayari, natanggap na ng Marciano del Rosario Memorial National High School ang abiso para simula ng konstruksyon ng dagdag na bagong covered court noong Marso 3 mula sa Department of Public Works and Highways. Na isa katuparan ang dati ay pangarap lamang ng paaralan na makapagtayo ng bagong covered court sa pamumuno ni Punong Guro 3 Alberto Santos. Ang pangarap na ito ay nagkatotoo sa pamamagitan ng tanggapan ng Congresswoman mula sa 3rd District kagalang-galang Rosana Vergara na naglaan ng pondong nagkakahalaga ng halos 4.5 milyong piso. Ganoon na lamang ang pasasalamat ni Santos kay Congresswoman Vergara at kay SDS Teresa Mababa na mga naging pangunahing kasangkapan upang maging makatotohanan ang pangarap na ito ng paaralan. Sa pamamagitan nito ay maraming mga programang pampaaralan ang maisasagawa rito at ang pangunahing makikinabang ay ang mga mag-aaral. Pagamat ang mga mag-aaral sa kasalukuyan ay hindi pa nakatutungtong sa paaralan, hindi ito hadlang upang patuloy na pagyamanin ang mga istruktura ng paaralang makatutulong sa paglinang hindi lamang ng kanilang kaalaman. Tinatayang ang bagong gusaling ito ay matatapos sa 3 linggo ng Mayo sa pamamagitan ng pamamahala ng DBWH. Nakitala ang ulat na ito ni Daryl John Cacananta, DepEd Media Bureau member mula sa Marciano del Rosario Memorial National High School. Sa usaping kaugnay sa school improvement, bagamat may banta ng COVID ay hindi nagpapigil ang Dalampang Elementary School sa patuloy na pagsasaayos at paglago ng paaralan. Nitong nakaraang linggo lamang ay sinimula na ang repair at school improvement sa Dalampang Elementary School gamit ang nakalaang pondo sa building repair and maintenance sa MOOE. Inuna ang pagpapalit ng jalousy sa mga nabasag na bintana. Pinalitan din ang mga kisame ng ilan sa mga silid-aralan na nasira dulot ng mga nagdaang bagyo. Nagsimula na din ang pagpapaganda ng paaralan sa pamamagitan ng paglilinis at landscaping, katuwang ang mga guro, barangay officials at mga magulang. Agad din tinugunan ng punong barangay na si Crescencio Soriano ang request ni Ulong Guro Teresita de Leon na magkaroon ng bagong gate ang paaralan. Ayon kay de Leon, ang pangarap na mapabuti ang paaralan ay kalakip ng dedikasyon sa trabaho, pagtutulungan ng bawat empleyado at masayang paggawa. Gayon din ang paglago at pagbabago ng paaralan ay unti-unting na isang sakatuparan. Sa kasalukuyan ay ginagawa na ang gate na magagamit ng mga batang mag-aaral sa oras na magsimula ang face-to-face classes. Naitala ang ulat na ito ni Delia Moore de Leon ng Dalampang Elementary School.
sa iba pang mga kaganapan, bilang pagpapalawig sa kahalagahan ng pagkatuto, nagsimula na ang pagpapahiram sa mga mag-aaral ng Pulillo Elementary School ng mga libro na mula sa Grolier Philippines Incorporated at ang ipinahiram ng Library Hub bilang bahagi ng mga proyekto ng paaralan. Ayon kay Principal June Bernabe, upang mapaalab ang pagmamahal ng mga mag-aaral sa pagbasa, ang layunin ng pagpapaiting ng paaralan sa mga proyektong katulad ng Project Pahina, Project Learn at Project Share. Nagpapasalamat siya sa dalawang nagkaloob ng libro sapagkat ito ang magiging daan upang mas mapaiting pa ang mga nasabing proyekto. Dahil hindi sasapat ang bilang ng mga libro para sa lahat ng mag-aaral, hinati at inuna ang pagpapahiram sa mga mag-aaral mula sa kindergarten at baitang isa at sa susunod naman ng mga linggo, ang iba pang bahagi hanggang mapahiram ang lahat ng mga mag-aaral. Dahil sa Project Care na naisagawa ng paaralan, ang mga parent leader na siyang kumukuha ng modules ang siyang pumipirma sa mga borrower's card ng mga batang pinahiram ng libro. Isasauli-muli ang mga libro sa araw ng pagbabalik ng modules at ililipat naman sa mga susunod na baitang na kasama rin sa kanilang grupo o kurok. Katuwang ng paaralan ang mga parent leader na siyang responsable upang masiguro na maisauli ng maayos at sa tamang oras ang mga librong ipinahiram sa mga mag-aaral. Malaki man ang gampanin ng mga parent leader, hindi nila ito tinanggihan sapagkat naniniwala silang malaking tulong ang hakbangin ito ng paaralan upang mapalago ang kaalaman ng kanilang mga anak. Nakitala ang ulat na ito ni DepEd Media Bureau Member Elizabeth Garampini. At iyan ang mga kalipunan ng mga balitang nakalat ng DepEd Cabanatuan City Media Bureau. Magbabalik po ang inyong programa para sa Telebukan.